Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Good day! Hello everyone, it's me again. Nagbabalik. Medyo matagal-tagal since the last, I guess, pandemic pa yata nun. Or tapos na yung pandemic, the last video that we had. Anyway, medyo na busy, and daming ganap, and tada! I have a teenager, finally. May teenager na kami. And totoo pala yung mga sinasabi ng mga magulang, especially the mga nanay, pag when they're dealing with a teenager, sobrang hirap niya. Madaming nakakakilala sa anak ko, and halos lahat I heard papuri. Some of them are asking me, paano ba maging nanay? Ano ba yung ginagawa mong yung mga disiplina with Jacob? Kasi every time I share the story of Kuya, andun yung kumbaga, andun yung ano na, paano mo nagawang ganito? Paano siya ganito ka-responsable and all? Pero, I might say na hindi perfecto. Walang batang perfecto. Walang taong perfecto sa mundo. And, meron ako one time na post na, okay naman ang anak ko, mabait naman, matalino, maayos, pero ba't ako nagagalit? Kasi hindi naman din everyday okay, kumbaga, especially andun pa rin yung pagiging normal na teenager niya, yung pagiging makulit, matikas ang ulo, yung pagiging, yung paminsan-minsan pagsagot, yung although hindi siya yung sagot, ano ba, hindi siya yung ganon, alam mo na sumasagot siya, yung hindi pa ba lang, pero sumagot pa rin, and that, walang pagkakaiba yun, kahit may po yung sagot, sumagot pa rin, kumbaga. And sometimes it's very confusing for us parents na pag sinabi ko bang, huwag kang sasagot, hindi ka dapat sumasagot kasi ako yung nanay. Pero meron tayong ano ngayon eh, na parang nun din naman nila paano din naman nila ma-i-share or masasabi yung feelings nila kung hindi din natin sila hayaang sumagot. So, alam mo yun, yung maraming conflict sa pagpapalaki ng teenager. Ano bang topic natin ngayon? Actually, wala. Ang gusto ko lang mag-hi, and gusto ko lang bigyan ng ano, emphasis yung how to deal with a teenager na lahat tayo nagkakaroon ng, kasi nag-ano lang, kumbaga random thoughts lang na biglang paisip lang ako na one parent kasi, classmate ni Kuya, na parang sinabihan niya daw yung anak niya na, oh, bakit hindi mo friend si ganito, si Jacob? Ah, hindi kasi sila yung grupo ng mga sa school ng mga mababait na something ganon. Na parang meron din akong thought na, ah, okay, ang ganda ng feedback, pero somehow may mga kaibigan ba siya? Kasi sa, alam mo yun, yung parang sometimes na-enjoy niya ba yung childhood niya? Na-enjoy niya ba yung pagiging teenager niya? Kung something ganon, nagkakaroon ka ng thinking, ang hirap niya i-explain, pero sa mga gusto mo maging maginoong bastos yung anak mo, pero alam mo yun, yung ayaw mo din. Gulo. Ganun. Anyway, I just want to share sa inyo yung ano namin, topic namin mag-ina kahapon. Nasa car kami, and then he said, Mama, ano yung ibig sabihin nung you lost what you got because you're focusing on what other, kung ano yung meron yung iba, ganun. And it's not that I was not in a mood, it's just that when I explain something, I want to explain it further. So, mga nakakakilala sa akin, alam nila na ganun ako pag
nagsalita, yung madaming paliwanag, ganun, na minsan hindi ko alam po naiintindihan pa ba nila ako sa dami ng examples and paliwanag ko. Anyway, hindi ko siya nabigyan ng emphasis, hindi ko siya na-explain kahapon ng maayos kasi nag-travel kami na at the same time, I was focusing on the book that I was reading. Anyway, after nun, then today, itong gabi bago, Sunday night kasi ngayon, so mayroon kaming eksena na I want them to sleep early, Dudayan Kuya, kasi si Kuya may pasok na after the long weekend na the long weekdays and weekend last week na bumagyo, kanyan wala silang pasok. And gusto ko maaga siyang makapasok, makapag-prepare kami, magkaroon siya ng habang pahinga kasi nga pag wala din naman maging ito, last week, sobrang pagod-pagod sila, exhausted yung mga utak nila, daming activities sa school. And so, anyway, gusto kong makapagpahinga siya na maayos. So, I cook something special. Sa amin kasi yung special kay Kuya, yung gagawa ko ng chow pan, yung magsasangag ako, lagyan ko ng, kung ano, anong pwedeng ilagay, like hipon, lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng tuna, medyo paanghangin mo, sasangag ko. And, kumbaga, parang 5 cups of rice. Ayan, sobrang saya niya pag yan yung gagawin ko. Tapos, lalagay ko sa malaking bowl. Tapos, susubuan ko siya at saka sila. Pero, for me, sometimes, yun yung tradisyon nung sa side ko kay mami na pag naglalambing kami, magluluto siya. Tapos, sa isang malaking bandihado, susubuan niya kami magkakapatid. Kahit ngayong malalaki na kami, we do such. Pag we call it palambing, ganyan. Anyway, when I lambing with Kuya, and one of my way also para hindi na maghugas ng madami kasi Monday morning the next day para walang masyadong lilikpitin, I will cook something, I call it special rice for Kuya and Duday, and then andun na yung ulam na halo na. Tapos, to make more excitement, dahil hindi kami pala juice or soft drinks, I will ask him na, bili ka ng lason, bili ka ng soft drinks, ganyan. Tapos, inom tayo. So, I thought he was excited para doon, ganyan. Tapos, yung pala, medyo nainis na siya kasi nautusan siya and basta, alam niya na teenager, yun nga yung sinasabi ko. Hindi everyday okay, hindi everyday maayos yung mood niya, hindi everyday okay sila, maayos siyang kausap. So, what happened is, I cook, so I prepare, I went to the room, bawal kumain sa kwarto, pero pag mga, may mga exception kami na, sige, ganito, pag ako, susubuan ko naman kayo. So, nandun na. Nauna kami ni Duday, and nakadalawang subo na ng si Duday, and then when Kuya came, with the juice, ice bucket, and the juice on, ano, ganyan. Ang tanong niya na kaagad, can I eat po? May po, pero I know somehow it's kinda sarcastic. Sabi ko, and then I ignore because I don't want to prolong the, kumbaga pahabain pa yung inis niya. Kasi pag may ugali si Kuya na pag pinansin mo yung arte niya, itutuloy-tuloy niya. So, sige, hindi ko pinansin. Tapos, kina Kuya, kain na tayo, dali. This is special. So, ano-ano ako. Tapos, biglang, hindi siya nagsasalita. Pwede na akong kumain po. So, it irritates me already. But then, I was trying to hold my inis, kumbaga. But I know somehow he's whining already. Medyo, ano lang, he will try to, parang, inisin ako in a way na sa akin naman, sa akin niya itatapon yung basura niya. And I don't like it, kumbaga. Tapos, inulit pa rin niya. Kain na po ako, pwede na po. Ganon. So, parang, nainis na ako. So, ayan na. I let him ruin my night also. But then, yeah, bigla ko naisip na, oh, wait lang. If I will let him ruin my night, the night of Duday and Daddy and the rest, ma-ruin din, magiging pangit. So, I have to control the situation. And then I ask him, alam mo Kuya yung story, your question last night, sabi ko. Yung story last night na sinasabi mo, your question
sa akin na anong ibig sabihin nito, yung you lost what you have if you're focusing on the other, ganyan. Opo, this is a perfect example, sabi ko. Yung focus mo nandun kay Ading na siya nakakain na kaagad, siya with special treatment, siya may ganito, may ganyan. And si Daddy nakisubo na din, and nag-focus ka doon sa iba na hindi mo na na-appreciate na the reason why I cook this special rice is para sa'yo. Hindi mo na-appreciate yung hindi kasi kami lagi nag-juice, diba? So pag mag-juice or mag-softing, special yon. So hindi mo napansin yung pagiging special nitong juice na to kasi nakafocus ka dun sa inis mo, nakafocus ka dun sa iba, na inggit ka na kaagad na bakit hindi siya, hindi na lang si Daddy yung pinabili, bakit hindi na lang, bakit si Duda yung pinakain kaagad, bakit hindi ako, kumbaga nakafocus ka dun. Madami namang ibig sabihin yung ano, ito lang yung parang perfect example during that time na ano ko nga sa kanya. So parang medyo na ano na niya na I'm irritated already, and somehow I gusto ko ding i-take yung moment na yun, yung at to take advantage on that moment na to explain sa kanya na then I explain everything ganito ganito, and I told him that I understand naman yung pinagdadaanan mo the adolescent period, yung pagbibinata, that teenager thingy. But then, wag mo naman i-enjoy yung ganyang mood, kasi the moment your mood mo is pumangit, you will throw your garbage to me, and then I will start throwing the garbage to Daddy and then to Ading, and ang ending, lahat tayo na ruin nung that emotion, that certain thing na ginagawa mo. Tapos good thing na ano naman niya, the good thing with kuya naman is mabilis naman siyang mag-adjust kagad na I don't know kung sa inyo hindi okay yung ganun. Pero somehow, I saw naman, minsan may mga ganun din na nahihirapan din siyang itanggalin kagad yung inis niya. Pero, kanina, mabilis naman siyang nakapag-adjust dun sa emotion niya. Yun lang. Yun lang yung na-share ko na normal lang mahirapan to deal with the teenager. Sometimes we have to understand them also. And, huwag natin silang susukuan. Minsan may mga ano na, sige, hala ka na, nakakainis na. Araw-araw na lang tayo nag-aaway. Huwag kayong susuko, because we are, kaya tayo tinawag na magulang para gabayan sila. Kaya sila itinahiram sa atin para maging gabay sa kanila. Kasi kung, if we will let them, kumbaga, manage their own emotion, they cannot, and they will not manage it properly the way na kaya nga nandito tayo, we have to guide them. Huwag natin pagsasawaan, huwag tayong maiinis, huwag tayong maiinip dun sa process nung yung dun sa mahabang proseso on how we will build their character, on how we will parang paano natin, paano tayo huhubog ng men in a voice, sa kung in how we will build a man instead of a boy. Yun lang. Anyway, do not forget, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 20, nakalimutan ko pa. Proverbs 22:6. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Anyway, pag-usensyaan nyo na. Marami nagturo ko yung likod ko, so medyo makakalimutin tayo. And bye-bye! See you all! Thank you!